Good morning. Yan, mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Yan, update lang po. Nandito pa rin po tayo sa talakayan ng ating trapal pond or tarpaulin pond. Yan. Ito po yung ating tarpaulin pond. Yan. Yan, after natin siyang ma-set up, yan yung nakaraang video, yung pagsa-set up po natin dito sa nakaraang video ay ito na po ang kinalabasan po niya. After natin siya ma-set up, yan, nilalagyan na po natin siya ng tubig. Yan. So, ito na po yung second video patungkol sa talakayan, patungkol sa trapal pond. Yan. So, naka-subscribe ka na po ba sa ating Hito Kaalaman YouTube? Okay? Kung ang mga video ko po, ang mga sinishare ko po ay nakakatulong sa inyo, nakakapagbigay ng tips, eh, subscribe naman po tayo, mga sir, mga ma'am. Yan. Subscribe po para sa patuloy na pagbibigay natin ng mga sharing, para sa patuloy na pagbibigay natin ng mga tips. Okay? So, isang pindot lang, subscribe lang, yun lang oh. Yun lang po. Okay? So, yan. Ayan, talakayan pa rin natin. Trapal pond. Yan. Pag-aalaga ng isda sa trapal pond. Tarpaulin pond. Yan. Sabi ko nga po, nung nakaraang video, yan. Ito, sinet up ko. Pinantay ko muna yung lupa. Pagpantay ng lupa, meron dito medyo malalim para yung tubig ay pumunta doon. Naka-elevated. Naka-elevated. So, yung tubig, papunta po doon. Dito, medyo malalim itong part na ito. Yan. Tapos, makapal po siya. Pinagawa ko po siya, makapal. Tapos, may 12 na poste para talagang matibay. Yan. Tapos, ngayon, ito na update. Nilalagyan natin siya ng tubig. Yan. Ito po yung tubig niya. Water source. Yan. Ang water source po natin ay nagmumula doon sa ating tawag dito deep well. Yan, dito po sa hatchery. Yan, hatchery po ito. Yan, pakita ko sa inyo itong ating mga breeder. Yan, ito yung ating mga breeder. Nilagay ko po siya dito para paanakin po. So, kinukondisyon na po natin siya dito. Tapos, pakita ko lang sa inyo itong aking mga bagong hatch. Yan, nahito. Yan. Bagong hatch, mga 3 days old. Yan. Punong-puno po 'yan, kung makikita niyo po. Punong-puno po 'yan, yung area po na iyan. Yan, galing sila dito sa mga breeder natin. Yan, ito yung mga breeder natin, ha. Yan. So, ang topic po natin, ang talakayan po natin ay paano nga ba i-treat, paano nga ba gamutin o paano nga ba tanggalin ang chemicals nitong trapal pond natin bago gamitin. Paano nga ba tanggalin ang mga chemicals bago gamitin ito? O paano nga ba ang pag-treat dito sa ating trapal pond bago natin ito gamitin? Kasi sigurado nung ginawa po itong trapal pond, sigurado ito po ay may mga chemicals o amoy goma itong ating mga trapal pond. Amoy goma, so kailangan nating matanggal 'yon bago natin lagyan ng mga fingerlings o mga pry. Okay? So kailangan nating matanggal yung amoy na 'yon, kailangan nating matanggal yung mga chemicals na 'yon bago natin ilagay yung ating mga yun nga, yung mga isda natin na ilalagay dito upang hindi sila maapektuhan, upang hindi magkaroon ng problema balang araw, at upang malalakas at hindi magkandamatay ang mga fingerlings po ninyo. Opo, may pangyayari po na ganun. May pangyayari po na ganun na hindi na i-treat ng maayos yung trapal. So may mga chemicals pa yan, may mga oily pa nga yan minsan eh, oily. So, may mga ganun. Tapos, maamoy. Masyadong maamoy yung materials na ginamit dito sa ating trapal pond. Amoy goma.
And hindi na treat, nilagyan ng isda kagad. So ang magiging problema ay hahalo sa tubig, at yun ang magiging isang cause kung bakit namamatay yung mga fingerlings natin o yung mga isda po natin. So paano nga ba ito i-treat? Una, yan, lalagyan po natin ng tubig. Lalagyan po natin ng source ng tubig. Lalagyan po natin ng tubig hanggang saan yung taas ng tubig natin. Hanggang dun sa level ng tubig na desired po natin para paglagyan ng fingerlings. Kasi ang ilalagay kong mga isda pa lang dito, mga fry pa lang po. So mga fry pa lang po, mga 4 to 5 days pa lang. Kaya yung tubig natin, so yung tubig na ilalagay ko po ay mga 10 inches to 15 inches lang po. Mga ganun lang po yung ilalagay ko. 10 inches pwede na yan. Kasi para mababa lang yung tubig, kasi mga fry pa lang naman po sila. Para yung mga isda na nasa ilalim ay hindi mahirapan na kumuha ng oxygen pag lalangoy sa taas. Yan. So para hindi sila mahirapang lumangoy pataas, so mababa lang po muna yung tubig. So mga fry pa lang naman po. Yan. Fry pa lang naman po yung ilalagay natin. So yun po, kapag nakuha nyo na po yung tubig, na taas ng tubig na gusto ninyo, yan. After nyo malagyan ng tubig, lalagyan po natin ng asin. Yan. Ito po yung isang kilong asin. Yan, maglalagay po tayo nito. So, lalagyan natin siya sa buong palibot. Yan, palibot. Palibot. Yan, sabi ng, ayon sa pag-aaral ng mga taga-Nigeria. Yan. Ang paglalagay ng asin sa trapal pan ay nakakatulong upang maalis yung mga toxic o chemicals dito sa trapal. Nakakatulong po ang asin upang yung mga isda natin ay hindi maapektuhan ng mga chemicals na yan. Yan. Ginawa pong pag-aaral yan, o sineshare po yan palagi ng mga taga-Nigeria. Yan, yung mga nag-aalaga ng hito dyan, yung mga nag-aalaga ng isda dyan. So kapag naglalagay sila ng isda sa trapal, lalagyan po nila ng asin. Yan. Hindi po nawawala yan. 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 Sabi nila, nakakatulong daw po ito upang hindi mamatay yung ating mga isda. Nakakatulong daw po ito upang matanggal nga yung mga chemicals po. Yan. So bababadan lang na po natin siya. Bababadan lang po natin siya ng 2 to 3 days. Yan. 2 to 3 days. Yan. So subukan natin yung sinasabi ng mga taga Nigeria na yan. Yung mga sineshare nila. Yan. Nilalagyan nila ng asin yung kanilang trapal pan. Tapos importante din yung araw. Yan, huwag niyo munang lalagyan ng bubong, huwag niyo munang lalagyan ng takip itong inyong trapal pan. So sa pagtitreat, importante din po yung araw, yung sikat ng araw. Yan, paglagay ng asin, sikat ng araw, yan. Nakakatulong po yan upang yan, maging malinis itong ating trapal pan. Yan. Ito pa, meron pa dito. Yan. So, yun lang po. Ang pagtitreat o paggagamot dito sa ating trapal pan para maging safe yung ating mga isda na ilalagay dito. So, una, ulitin natin. Tubig. So, yung desired nyo na tubig. Akin, lalagay ko kasi fry. So, ang gagawin ko, mga 10 to 15 inches muna para yung fry ay hindi mahirapan sa pag-akyat, sa pagguha ng oxygen sa ibabaw. Pataas naman po ng pataas yan eh. Kapag mga palaki ng palaki yung mga fry, pataas naman po ng pataas yung tubig po natin. Tapos, paglalagay ng asin. So, yan. Ayon sa pag-aaral,
nilalagyan ng asin upang makatulong para mawala yung mga chemicals dito sa ating trapalpan, kasi amoy goma po siya. Opo, amoy goma po siya, tapos medyo oily po siya. Yan. So dapat matanggal po 'yon bago natin lagyan ng isda. Tapos nakakatulong po yung sinag ng araw. Yan. So huwag niyo munang lalagyan ng bubong, kailangan po nasisinagan po siya ng araw. Okay? 2 to 3 days ang babaran po nito. 2 to 3 days. So kapag naibabad niyo po siya after ng 3 days, halimbawa na naibabad niyo na po siya, i-drain na po natin yung tubig. So panibagong tubig na po dapat ang ilalagay po natin. Yan. So sa susunod na video, yan, papakita ko sa inyo kung paano natin i-drain, kung paano natin lilinisin itong ating trapalpan. Yan. So yun nga po, sabi ko nga po kanina, yun lang po yung ating mga sharing. So sana may natutunan po kayo, sana may nakuha po kayo, napulot na aral patungkol dito sa pag-share natin patungkol sa trapalpan, tarpaulin pan. Yan, so hito kaalaman YouTube, please pa-subscribe po. Yan, kung may nakukuha po kayong aral, kung may nakukuha po kayo o may napupulot kayong technique dito sa ating mga videos. Yan. So maraming salamat po, at sa susunod na video, yun nga po, trapalpan pa rin po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at tumututok at patuloy na nanonood dito sa ating mga sharing, dito sa ating mga technique na ibinabahagi. So maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po sa inyong lahat. Okay?